Balita sa inyo ngayon ay salita ng Panginoong iiral habang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kaniyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng patron naming mga pari, walang iba kundi si San Juan Maria Vianney. Kaya po, piyesta po naming mga pari o araw na mga pari rin, meron sa likod, nakita ko, mga pangalan ng mga pari po iyon. Pwede po ba kayong mamaya kumuha ng isa at yung pangalan ng paring mabubunot ninyo, ipagdasal po ninyo. Kahit banggitin nyo lang sa inyong mga panalangin yung kanilang pangalan, sapat na iyon, alam na ng Diyos iyon. No? Yung mga pangalan ng mga paring iyon ay mga pari ng Archdiocese ng Maynila. So dito po, sariling atin po, pagdasal po natin sila. Siyempre, sama nyo na rin po ako. No po? Banggitin nyo na lang din po yung pangalan ko. Papaskil ko po yung pangalan ko po para wag nyo po makalimutan. Salamat po. Mamaya yun, kahit doon sa Prayers of the Faithful, pagkatapos ng aking homily, mamaya, banggitin nyo po yung pangalan naming mga pare o yung mga paring kilala ninyo. Kailangan din po namin ng inyong mga panalangin. Nabanggit ko na pinagdiriwang ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney. Konting kwento lang tungkol sa kanya para meron tayong kaunting kaalaman. Sino ba si San Juan Maria Vianney? Noong nasa seminaryo pa lamang, itong si San Juan Maria Vianney, hirap siya sa academics. Hirap siya sa pag-aaral kasi hindi siya ganun katalinuhan. Hindi ko sinabing hindi matalino, hindi gaano. Siguro medyo mabagal. Siguro mabagal yung kanyang pangunawa sa pag-aaral. Kaya hirap. Hirap itong si San Juan Maria Vianney. Pero dahil sa kanyang natatanging kabutihan, kaya siya naordenahan na pari.
hindi sa kanyang katalinuhan, pero grabe naman, natatangi naman ang kanyang kabutihan. Hindi ba ganito naman minsan? Talaga naman, kailangan mo lang bumawi sa iyong kakulangan para maging balanse. Kaya nga kung hindi ka ganoon katalinuhan, sana kabaitan naman. Kung hindi ka ganoon kagandahan o kagwapuhan, bawiin mo sa ibang bagay. Saan mo pwedeng bawiin? Pwedeng siguro sa lakas ng loob. Pwede rin. O, kung hindi ganun kagandahan, dapat ang ugali, o, kagandahan na lang. O, kung hindi man sa physical, at least sa kalooban. O, pwedeng talento, pwedeng ugali, o pwedeng anuman ang natatangi sa iyo. And that is the challenge para sa ating lahat. Totoo naman, para rin tayong si San Juan Maria Vianney. Meron tayong angking kahinaan, pero meron din tayong angking kalakasan. It's just a matter of knowing your strength, knowing your weaknesses, and focus on your strength. I'm sure, hindi man tayo lahat may talento o biniyayaan ng talento, lahat naman tayo may angking kabutihan. Naniniwala ako doon. Meron man tayong kanya-kanya nating kasalanan at kahinaan, meron pa rin tayong natatanging kabutihan. Yun lang ang kailangan nating ilabas at ipakita. Yun lang din ang kailangan nating pagtuunan. Bilang pare, itong si San Juan Maria Vianney naging modelo sa pagpapakita ng kanyang angking kabutihan. At doong panahon nang siya ay ma-assign sa ARS, hindi naging madali para kay San Juan Maria Vianney ang kanyang assignment, sapagkat siya ay na-assign sa isang lugar kung saan karamihan ng mga tao ay may bisyo. Isa lang nga ang bisyong hindi nakuha ng mga tao noon, yung bisyong magsimba at magdasal. No, lahat ng bisyo ginawa ng mga tao maliban sa pagdarasal. Kaya nga, umabot sa 10 taon bago na pagbago ni San Juan Maria Vianney ang kanyang mga parokyano. Hindi sa kanyang sariling galing, kundi sa kanyang sariling at natatanging buti. His example of goodness made the people change. Kaya no, hindi mo talaga mahuhusga ng tao eh. Oh? May hindi magaling sa isang bagay, pero meron naman angking sa ibang bagay. At alam niyo po, dito po nagkamali yung mga tao kay Jesus. Sa ating ebanghelyo, yung mga tao, hindi nila mapaniwalaan, hindi nila matanggap kung saan ang galing ang angking karunungan ni Jesus. Nagtataka sila, saan galing iyon? Saan niya nakuha ang ganong katalinuhan o karunungan? Ang tanong nga nila, hindi ba anak siya ng karpintero? Di ba nanay niya si Maria? Hindi ba ang mga kapatid niya ay taga dito? Hindi ba dito siya nakatira? Tingnan mo nga naman ang mga tao, ano? Kumakapagtanong. Akala mo ganun kagaling na para bang may kinalaman ang ating pamilyang pinagmulan sa ating katauhan. Para bang merong kontribusyon ang ating lugar na tinitirhan sa ating kasinuhan. Meron ba? Yun ba ang ating pagkatao? Eh ano, kung nakatira ka sa Nazareth, ba't hindi mo mapaniwalaan? Look at how people judge other people. Mabuti na lang si Jesus hindi nagpapadala sa anumang panghuhusga.
because He knows Himself well. He knows His strength. And this is the invitation for all of us. We may be like St. John Marie Vianney. May angking kahinaan, pero mayroon ding kalakasan. Biniyayaan ng talento, pero higit sa lahat, lahat tayo ay may kabutihan. People may judge us, but it is only us and God know the real selves, ourselves. And this is the invitation for us. Focus on your strength. Focus on your strength. People will judge us. We cannot control those people. But if we will focus on our strength, we will fulfill and we will succeed in the end. Amen.